lang yung sa akin. Kasi siya po perfect. Siya perfect na lalaki. Promise! Pero perfect pa rin siya. Bam! Malay niyo, makahanap ako. Sana makahanap ako ng kasi mo naman yung taong crush mo. Sa Korea. Sarap. Oo, hindi naman yung cartoon. Yung anime. Normal naman yung sa mga age nyo, diba? BTS. BTS, ang Korea. Sino pinakagusto mo sa BTS? Ayoko kasi sinasabi BTS sa mga interviews kasi pinabash ako eh. Kasi nga, sinasabi na bandwagon. Pwede maging crush? Hindi, kasi sinasabi nila na bandwagon ako tapos poster ako, this fake fan. Sobra kasi, sobrang ano nila, wild. Okay lang, naiintindihan ko naman kasi bago ako eh. This year lang. Tapos kasi nakakatakot sila. Kasi may death threats pa, ganun. Tapos sobrang... Ano, paano tinitreaten ka pa? Oo, sa... Ano sinasabi? Ganun. Habi naman ang mga fans. Tapos tawag sa akin, tawag sa akin. Tawag sa akin, cancer. Tawag sa akin, cancer. Cancer daw? Oo, huwag ka, cancer. Kasi minumura ako. Kasi hindi dapat... Gino-joke ang cancer? Seryoso yun? Ano mensahe mo sa kanila? Na hindi ka naman gano'n? Meron pa nga akong fan ng Bad Boy Pieces eh, pero hindi ko natin so. Meron fan ka talaga na BTS? Oo. Kilala ko na sila, 2016 pa, pero this year lang ako talaga. Nauna ka pa kay Chris? Oo. Nauna ka pa kay Chris? Ayun. Pero kilala ko na po sila, 2016. Sino pinaka-crush mo? Jungkook po. Si V. Pero may bias record ako. Si RM, si Jungkook, si Jimin. Lahat sila bias record ko. Pero isa lang ang bias dapat. Isa nga yung bias. Kaya nga po may bias record. Kasi nire-rec na yung bias ko. Si RM. Oh, pogi. Oh my God. Sobrang. Oh, yung dito lang. Na-crush mo. Pero parang po sa mga mababa siya. Yeah, message mo sa kanila. Peace na tayo. Ay, wala naman akong intention na masama. Nakikinig lang ako sa music nila. Tapos papugyan ako sa kanila. Gusto ko yung personality nila. Pinapasaya nila ako. Tapos, hindi din naman ako nag-isaw-saw dahil sikat sila. Nagkataon lang na... Dahil sikat ka rin naman. Hindi. Saka karapatan mo naman maging friend nila, di ba? Hindi. At saka, hindi ako nag-isaw-saw sa kanila dahil sikat sila. Nagkataon lang na, nung naging fan ako, nung I started to stan them, sobrang sikat na nila. Tapos meron sila upcoming album, kaya baka akala nila nakikisabay lang ako wala bandwagon. Pero hindi talaga. As in, gusto ko sila, genuinely. Gumawa ako ng fan account, nagpo-post ako kahit sobrang busy ako. Pupuyat ako, nag-iipon ako for merch. Meron ako... Napanood mo na ba sila? Hindi pa, pero takot po kasi ako pumunta kapag nag-iipon. Sabi naman yun. Hindi kasi po kapag nag-iipon. Sa buhay mo. Hindi kasi nag-i-threat nga. Feeling ko kasi kapag pumunta ko ng concert, kukuyugin ka nila. Feeling ko kasi nagkaroon na ng time na parang inipit ako sa isang concert tapos halos masuffocate na ako. Ano concert to? Yun. Fan meeting ba yan? Hindi po. Basta sa concert, medyo recent. Ang ginaganong kanila. So natatakot ako pumunta kapag K-pop concert. Eh ako lang din kasi ang afford ko kasi ang mahal-mahal ang ticket. So kapag pipili ako lang ang carry ko kasi ako lang naman yan. So, feeling mo, pag pumunta ka sa concert ng BTS, mananib ang buhay mo? Yes. Oh my God! Ano ba yan? Feeling ko. Nakakatakot naman. Pero sa Blackpink, pupunta pa rin ako. Kasi yun talaga yung love ko ever since. Oh, yung local mo nakita? Wala! Ano ba yan? Wala nga! Sinaro ko! Promise! Loyal ako sa asawa ko. Sinaro ko. Opo, pwede! Madami nga akong crush sa anime eh. Si Naruto lang talaga yung number one. Sa puso ko. Pwede talaga, it's possible. Sige, invite mo na lang sila rito sa kahit. Ayaw mo na. So, thank you po sa inyo lahat. Sana po magustuhan nyo ang kahit ayaw mo na. At sana supportahin nyo po ito kapag pinalabas sa CD. Thank you so much po!